Hello, shalom shalom muli mga kaimeth, and shalom shalom din po sa ating mga dear viewers. At ngayon po ay bigyan ko po ng sagot yung isa sa ating mga nagasubaybay na ating mga pagtuturo sa kasulatan, na mayroon po siyang isang tanong. At ang tanong po niya ay tawag po ito, ano daw ang ibig sabihin ng uha o yung iyak ng sanggol? At yan po ang ating bibigyan ngayon ng diin upang atin pong malaman ang katugunan sa ganang aking makakaya sangayon sa ating nalalaman sa kasulatan. At bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang mag-appeal po sa inyo. Kung kayo po ay napagpapala ng ating mga pagtuturo sa kasulatan, ay kayo po ay aking inanyahan na mag-like at mag-subscribe sa ating channel upang patuloy po tayong ma-update sa mga panibago nating mga ina-upload sa ating channel. So ngayon po ating bigyan ng kasagutan yung isang tanong ni Tabugs na ano daw ang ibig sabihin ng uha o ang iyak ng sanggol, tinig ng sanggol pag ito'y isinilang o yung sanggol, ano po. Alam po ba natin na sa buong mundo, lahat halos ng lahi ng tao ay isa lang ang iiyak ng sanggol, uha. At atin pong itong tutugunan ng naayon po sa kasulatan. At sangayon po doon sa Tehillim, Book of Psalms, sa 8 verse 2, ay sinasabi doon na out of the mouth of babes and sucklings you have ordered strength. At yan po ang nakatala doon. At yan ay walang ibang nagbigay ng tinig na yan kundi ang mismong Diyos na lumalang ng langit at lupa. At yan pong sangayon sa Book of Psalm na yan ay chapter 8, iyan po ay yung ang konteksto nito ay yung paghahayag ng kadakilaan, kaluwalhatian ng Diyos, kung saan ang kanyang kaluwalhatian ay laganap sa kalangitan at sa kalupaan. Kaya nga kahit sa sanggol, sa bata, siya ay nagtalaga o nagtatag ng kalakasan sa sanggol, at lahat ng sanggol na isisilang ay umiiyak o naghihiyaw ng uha. At alam po ba natin na itong paguha na ito ay isa itong pagsigaw, no? Ang unang tugon natin, pagsigaw ito ng pagpupuri sa Diyos. At ito ay mayroong connection po sa kadakilaan at sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. At ito pong pag-uha na ito ay lahat po ng tao. At mayroon din pong isang kwento nga sa Mishnah, sa Jewish books, na tayo, ang mga tao, no, ang ating kaluluwa ay nagbuhat sa throne of glory ng Panginoong Shem. At itong ating kaluluwa ay sacred nga ito. Itong ating soul, sacred. At ito'y ibinaba sa sinapupunan upang magkaroon ng buhay, magkaroon ng katawan, no? Magkaroon ng yung katawan, na dahil yung soul natin mismo is already life. Now, itong ating soul na ito ay kilala na ito ng Panginoong Hashim. Ito'y alluded doon sa Book of Jeremiah chapter 1 verse 5. Na si Prophet Jeremiah, prior to the formation of his body in the womb, ay sinabi ng Panginoon siya na, before I formed you in the womb, I knew you. And before you were born, I ordained you as a prophet. So meaning to say, kilala lang ng Panginoon Hashem kung sino si Prophet Jeremiah, even prior to the conception or prior to the formation of his body in the womb of his mother. Now, ang mga bata pag isinilang ay ang sigaw ay uha. One reason is that God has ordained strength in the mouth of
babes and sucklings. He has ordained strength, and the strength is concerning cry is concerning the glory of God, and this pertains to his divine name and power. So that dito sa Book of Psalm, na ang konteksto ay patungkol sa kaluwalhatian ng Diyos, kahit na ang lahat ng mga nilalanga ay nagpupuri sa Diyos. At kung ang tao, sinasabi ng kasulatan na kung hindi magpupuri ang tao, kahit ang bato ay magpupuri sa Diyos. Okay. Sa lahat ng kanyang creation, heavenly bodies, nagpupuri sa Diyos. Ang kanyang mga creation, nagpupuri sa kanya. So, okay, by means of following the ordain or the laws that has been placed to each and every creation. So now, ang Panginoong Hashem ay nag-ordain ng strength, nag-ordain ng law, ng batas sa bibig ng mga sanggol. At ito ay isang uri ng pagpupuri sa Diyos. Ngayon, paglaki ng bata, paglaki ng tao, ito'y nawawala dahil mayroon ding kasabihan ang sa Mishnah na you were created against your will, and you were conceived against your will, and you were born against your will, and you will die against your will. Lahat po ng ito sangayon sa Mishnah ay against our will, no? Dahil ang ating pinagmulan sangayon sa Mishnah din ay from the throne of glory, at ito ay full of holiness. At kung kaya nga dito sa lupa, full of adversary, full of temptations, full of transgressions, full of physicality. So ang ating soul, ang kanyang leaning, ang kanyang clinging is towards up. And now, according sa Mishnah, we have been created out of our will. Because when the soul was taken out from the throne of glory, then given a flesh, that is our will, according to the Mishnah. And we were born against our will. That is why also another other interpretation of crying of the babies is that when he goes out from the womb, or when he is born, then he would be living on this miserable earth. It is full of earthly, full of physicality, full of temptations and transgressions, full of sin. That is why the soul do not want to live in this planet Earth. He wanted to go up. Okay, that is why he was born crying, for he will face the many dilemma, the many challenges, the many experience in this planet Earth, on this planet Earth. And now that the baby is born, then he will face so many trials on this planet Earth. That is why also in the Talmud and in the Mishnah, this earth is considered as the training ground. This is considered as our only temporary shelter, temporary home. Our final home is in the world to come. And that is why we face so many dilemma, because our physicality tends, our physical tends to this world. But our soul tends and clings toward the end, or towards the world to come. So once a baby is born, he is crying because he saw the physicality of this world. Okay, so that is the other side of the explanation why ang mga bata ay nag-iiyak ng uha-uha. The first one is in the Book of Psalms, which is God Himself ordained the strength from the mouth of the babe, so that he can cry for praising God. But on the other side, he is crying because he will face the physicality of this world, the many challenges, the many problems that he will face on this earth. And if he will not succumb to overcome the problems of this earth, then he will face a lot of problems. Okay? So hopefully the question is answered. Shalom, shalom. May God bless you.